Okay, so ito pag-usapan naman natin yung belt. Ito, topic natin for today is yung belt. Ito. Ayan, naglinis ako sa kanya pang gilid. Ayan. So, 12,500. Naglinis ako. Ito yung belt. Nagasa ko na rin ito. Sinabong ko yan para mawala yung mga grasa dito sa gilid. Ayan. So, malinis na to. Ayan. So, ngayon kasi, ang tinatakbo ni PCX ko is 12,500. 12,500. So lumabas na yung B-belt and lumabas yung oil change. So every 1,000 kasi lumalabas yan. Pero ito kasi sinet ko ng every 6,000. So lumabas na yung B-belt. Ano ba ibig sabihin pag lumabas na yung B-belt indicator? So ang B-belt indicator is reminder. Reminder lang yan. Hindi porket lumabas na yung B-belt, kailangan mo na magpalit ng belt. Hindi po ganun, hindi ganun. Reminder lang yan. Tandaan nyo, lahat na lumalabas dito sa panel is a reminder. Reminder lang yan. Hindi yan ganun ka-big deal. Nasa sayo pa rin. Ikaw pa rin ang masusunod kung kailangan na magpalit or hindi. Hindi yung motor ang masusunod. Nakadepende kasi sa total odometer mo kung kailan ka mag-maintain, kung kailan ka mag-PPMS. So yung B-belt indicator, lalabas lang yan pag nagkaroon ka na ng 12,000 kilometers na total ng, na tinatakbo ng motor mo. So kailangan na ba magpalit ng B-belt? So, hindi. Ang kailangan mong gawin, i-check mo siya, actual. So, titingnan mo dito sa gilid. Ayan. Itong gilid na to, i-check mo yan kung merong, kung may pingas. Ito. Itong gilid na to, titingnan mo kung may pingas. So, pag may pingas na yan, automatic palitan mo na. Ito. Kasi yung gilid na to, kapain mo, kailangan smooth yan, yung gilid na yan. Okay, yan. Red. Painis yan. Okay, so na-check mo na yung gilid. Okay, walang pingas. Walang din. So, kung sunod mo naman titingnan, itong dito. Yan. Kung may lamat. Dito kasi may makikita ka dyan mga lamat na maliliit. Focus, ayan, may mga lamat yan. Normal yan, yung lamat na yan. Pero pag ginanong mo yan, at nakita mo yung lamat, malalim na dito, sa gilid nito. Papansin mo na na, yung lamat na yun, nagkakrak na hanggang dito, sa gilid. Yun ang hindi na normal. Ayan, makikita mo yan, di ba? Pag binend mo siya, makita mo na yung lamat is lumalampas na dito sa mga gilid. So yun, hindi na normal yun, kailangan mo na siyang palitan. Okay. So sa Honda, saka sa Honda, sinasabi nila isang pagpapalit ng belt is 24,000. Standard nila yon, 24,000. So, yung B-belt indicator sa panel na lumalabas is reminder lang yon, ha? Reminder lang. So, kailangan mo na magpalit. Pero kung mapera ka naman, wala namang problema. Magpalit ka na. So, ito yung luma. Ngayon, ito yung bago. Bumili ako. Ito yung bagong belt. Ayan, ito yung code niya, no? Ayan. Pag bibili kayo sa Honda, ito, 640 lang to, eh. 640. Nabili ko siya sa Santa Rosa, Laguna, sa may malapit sa Walter Mart, papuntang Enchanted, may Honda round bandang kaliwa. Doon ko siya nabili. So, may stock pa sila nung bumili ako. Tinanong ko, may stock pa ba kayo? Sabi niya, oh, meron pa. Ayaw ko lang, oh, nakaubusan na ngayon. Ayan. Ito yung bago. So, ngayon, tingnan natin yung kung nabago ba yung haba. Kasi ito kasi, pag tumatagal yung belt, is nababa na to. Lahat ng belt, band belt, ito B-belt, band belt kasi ito eh, band belt. Katagalan, nai-stretch yung mga belt. Kasi ito is rubber lang. So, nai-stretch yan. So, sa 12,000, titingnan natin kung nagbago yung diameter niya, kung lumaki siya. Titingnan natin. Yan, kasi bilog yan, di ba? So, titingnan natin yung diameter niya kung nabago, kung mas lumaki siya. So ito meron tayong bago. Sukatin natin. Baka sa lalim. Sa 12,500 titingnan natin kung gaano kala. Kung gaano kalaki yun na stretch niya. Thank you.
Ayan. So ito, kung mapapansin nyo dito, ayan. Ayan, ito. And then, ayan. Ito yung dulo niya. So, ayan. Kung makikita nyo naman sa loob, pantay na pantay na. Dito. Tapos ito, ayan. So, ayan. Nag-stretch siya ng konti. Ayan. Makikita nyo. Nasa ilalim yung luma. Ayan. Ito yung bago. Ayan. Umaba siya ng kapiraso. Diba? So sa katagalan, mahaba siya. Ayan, mahaba siya. So magkakaroon siya ng epekto sa performance ng takbo nyo. Kasi ganito yan eh. Ito. Agente yan. So kung humaba na yan, kung dating, kung ang sukot niya is hanggang dito, yan, nakaganyan sa ano niya, no? Sa rest position, kung humaba na yung belt mo, sisimula na agad siya dito. Parang ganun, di ba? Kasi nga humaba siya eh. So katagalan, namahaba yung belt. Kaya yun, isang reason din kung bakit umiingay yung panggilid. Kasi nga, sobrang stretch na yung belt. Kailangan ng palitan. Ito. So ito, nakita naman natin yung example, no? Tapos ito yung kapal, ito. So katin natin yung kapal dito. Ito kasi, nag-wear enter din to. Ito, yan. Nababawasan din yung kapal niyan dito. Saka ito, yun nandito sa ilalim na to. Yan. Nababawasan din yung kapal niyan. Katagalan. Kasi di ba? Kasi di ba iniipit yan ito, yung drive face tsaka yung pulley. Ito nakaganyan siya. Iipit siya diyan. So katagalan umiikot yan. So nagagasgas yan. So pwedeng mabawasan yung kapal niyan. So i-check natin. Paggamit tayo ng caliper. Pero sukatin muna natin ng ganito. And then, daanin muna natin sa kapa. Ayan. Pintuhin muna natin. Ayan, sa kapa. Ayan. Sa kapa, pag kinapa mo siya ng ganyan, pinagtabi mo siya, mas makapal talaga tong bago. Mas makapal talaga. Tsaka ramdam na ramdam mo yung angle niyan dito. Yung hindi kasi pantay yan eh. Ito. Yan. Itong belt. Hindi pantay yan. Parang ganito yan. Yan. Naka-angle ng ganyan kasi yan. Yan. Paganyan yan. Paganyan. Kaya nakakabago ng performance ang lumang belt. Kasi nababago yung angle niyan dito. Nababago yan. Kaya kailangan pinapalitan din ang belt. Regularly. Sa tamang odometer, papalitan mo yan. So, check natin to. Ito muna. Yung sa taas niya. Ito. Ayan. 23.30 millimeter. Ito. Ayan. Ito yung bago. So, dito naman tayo sa luma. Ito siya 23.10. Konting-konti lang naman yung kapal na wala dito, konti lang sa 12,000 kilometers, konti lang yung nabawas. Okay, so dito naman sa bandang loob, ito yung loob naman dito. Yung sa luma. Ito sa bago. Nineteen point 30. 19.30.
30. Okay? So ayan, 19.30 dito. So kumain na yung belt natin, yung luma. So kumain na yung ito, yung gilid niya. Nabawasan na yung kapal niya compare dito sa bago. Ito kasi brand new, 'di ba? Hindi pa natin nagagamit. So ito magandang example to. Na 12,000 kilometers yun na. 12,000 kilometers. 12,500. So ganun na yung nabawas na sukat dito sa belt. So katagalan makaka-apekto sa performance ang hindi pagpapalit ng belt. Kung gasgas na yan, yung gilid na to, nawala na yung angle niyan. So hindi nalalapat ng maganda yung belt dito. Kasi nga, di ba, yan. Ang, tulad nito, may angle yan. So kung mawala na yung angle din ng belt mo, so hindi na maganda yung lapat niyan dito. Kasi nga lumang-luma na, di ba? So kailangan na regular din pinapalitan ng belt. So isa yan sa mini-maintain. Okay, so yun. So 12,500. Tumabas ang B-belt. Magre-reset na ba ako ng B-belt ko? So pwedeng oo, pwedeng hindi. So okay lang yun. Walang problema doon. So ang pagbabasihan mo lagi dyan is yung total odometer. Reminder lang naman yun, yung mga lumalabas doon. Huwag nyong intindihin masyado yun. Reminder lang yun. Kayo pa rin ang masusunod. Kasi kayo yung magme-maintain na sasakyan. Kuha nyo na lang ng record, kumuha ka ng maliit na tickler, isulat mo doon per kilometer. Halimbawa, nag-change oil ka ng ganitong kilometer. 2,000 kilometer, nag-change oil ka. So, ang next change oil mo, pwedeng 4,000 or pwedeng 3,500. So, ganun lang. Kung ano yung lumabas na odometer mo kung kailan ka nag-change oil, isulat mo lang yon at mag-add ka lang ng 1,500 or 2,000. Yan yun ang next change oil mo. Ganun lang. Huwag nyo intindihin yung lumalabas sa panel, reminder lang yan. Okay, so ayan, naglinis na rin kasi ako ng panggilid and nag-change oil na rin tayo. So ayan. So every 3,000 ginagawa ko yan, naglilinis ako ng panggilid. Okay, so nandito yung ating panel. Yung ating B-belt, ayan. So lumabas na yung B-belt tsaka oil change. Ang total odometer ko is 12,500. Ayan. So ayan, yung oil change natin, di ba nag-change oil tayo ngayon? And ang total odometer ko is 12,500. So every 1,500 or 2,000 nag-change oil ako. So sa 12,500 mag-a-add lang ako ng 1,500. So ang nag-change oil ko is 14,000. 14,000 mag-change oil na ulit ako. Or 14,500. Okay? So ganun lang gawin nyo. Ito yung intindihin niyang lumalabas sa panel na yan. So ito, re-reset ko na yung oil change. Okay? So re-reset natin yung oil change. Kasi nag-change oil man tayo ngayon. Gagawin nyo lang is long thrust nyo yung dalawa sabay. Then nagbiblink yung clock. Pag nagblink yung clock, click nyo yung select. Nagbiblink yung indicator ng brightness, click uli ng set, isa. Nagbiblink yung kilometer per liter, yung average, and then click uli yung select. And then ayan, oil change. Nagblink na yung oil change, click nyo na yung set. Okay? And then, set, select. Ayan. Lagay ko siya sa 6,000. Ayan. Pwedeng 1,600. Ayan. Kasi sumobra ako sa 1,000. Ano kasi yan? 1,000 dapat yan. Ayan. 6,000 at 1,000 ang pagpipilian mo. Ako ilalagay ko na sa 6,000. Okay? And then, click set. Ayan. Sa 6,000 ko sinet, ha? And then, click set. Si B-belt, hindi ba? Select muna natin. Ayan. Ayan. So, nawala na yung oil change ko. Naset ko na siya sa 6,000. So, lalabas lang yung oil change ko pagdating ng 6,000. Pero pag nag-change oil ako, every 1,500 or 2,000 lang. Okay? So, sunod naman natin, i-reset yung B-belt. Okay? Ganun pa rin. Long press pa rin. Yung dalawa, sabay. Nagbiblink yung clock. Then, select, nagbiblink yung brightness, select ulit, nagbiblink yung kilometer per liter, and then select ulit, nagbiblink yung oil change, select ulit, ayan, so nagbiblink na yung B-belt. Ibig sabihin, pag nagblink yung B-belt, click nyo na yung set, ayan, and then, select, ayan, 12,000,
Oh, ayan. Okay. So, set ko ulit siya sa 12,000. Then set. Okay, so nawala na yung B-belt. Okay na. So, lalabas na lang uli siya pagdating ng 24,500. Lalabas uli yun. Yan. Kasi plus 12,000 uli yan dyan sa cover. Okay, so yun lang. So, ganun lang kasimple, no? So, huwag nyo intindihin yung lumalabas dyan sa panel. Kayo yung masusunod, no? Yan. Reminder lang naman yan. Kumbaga, pag lumabas yan, ibig sabihin, sinasabi ng motor na, uy, kailangan mo nang i-check yung B-belt mo. Ganun lang yan. Hindi yan porket sinabi niya na lumabas yan. No, palitan mo na yung B-belt mo. Hindi ganun. Kailangan mo nang i-check. Tulad ng ginawa ko ngayon, check ko muna ng mabuti yan. Pinag-aralan natin mabuti. Sayang kasi kung magpapalit tayo, pwede pa naman yun. So, yun. Magra-ride kasi kami sa Baguio, no? Yan, yung belt na yan, dalawa yan. Yung bago, dadaling ko na rin yung bago. In case na maputol. Pero malabong maputol yan. Hindi pa mapuputol yan. Wala pa kasi siyang lamat. Okay, no? So, hanggang dito na lang yung video about sa B-belt. Tsaka dito sa panel natin, yung pagsiset. So, okay. So, hanggang dito na lang. And thank you for watching. And ride safe.